All Wars of Arm Nation, kamusta kayo? Kasama ko si Mark Ben II, si Renz. Okay, so itong video na ito, magpe-prep kami for this upcoming tournament. Pero magkaiba kasi kami, ako sa Pulsuan dahil open doon. Siya naman sa? Over the top. Okay, over the top. So, alam ko amateur yung sasabihin mo, di ba? Middle. So, yun, kukulin namin yung middle. Tsaka, mag-heavy ako eh, kasi yung weight class ko hindi umabot, alanganin. Kapag ako bumaba pa ng weight, baka manghina ako. So, sasagarin ko na lang yung heavy. Yun nga lang, hindi ako makakuha ng double division na normally ginagawa ko. So, mag-stay lang ako sa heavy. Ikaw sure ka na sa middle? Middle na. Oh, so, yun nga. Dahil over the top. Hindi, ako over the top pa rin yung training ko eh, kahit pulsuan yun. So, parang hand control. Saka same lang din. Eh, hindi nyo makikita magbabago yung training ko kahit pulsuan yung lalaro ko. So, mga hindi nakakalam ng pulsuan yun yung ganito. Okay, so, kung ano yung itetrain ni Renz. Eh, kumbaga, pareho kami ng itetraining ngayon. So, more on hand control. Pero feeling ko ba, gamit kayo hand control din, yes. No? Kasi nakalock pa rin naman siya dito. Tsaka maganda kasi doon, yung rules, malapit siya sa over the top, naka-shoulder square, tapos nakawak sa play. Advantage sa user ng over the top talaga. Oo, so... Di usually ng full score. Yeah. So ngayon, papahirapan natin si Renz kung anong gagawin namin. Actually, anong oras? Anong oras naman? Parang late 10, na yun, no? 10:40 na. Quarter to 11. Oo, mag 11 o'clock na. So, may experience na yun nangyari sa akin na late ako lagi nag-workout. Okay, game na tayo. Meron kami kasama dito. Ayun ka lang. Hi! Just ringa ka lang. Ganito. So, nandito rin si, ano, si Thor. You know? Okay. Okay, ngayon kasama natin si Mark Ben II. Pero, bro, na-invite ko na si Mark Ben talaga dito. Oh. So, soon makikita niyo si Mark Ben talaga makaka-training namin. Yung tunay. Yung tunay. Naka-chat na natin, tapos nag, ano na siya, ma-sked lang namin na maayos. Game daw siya. So, sa mga nakapanood ng unang vlog namin with Sir Mark, ngayon, makikita nyo na yung part 2. Tapos dati si Limal kasama ko yun, si Mark Ben II. Game. After namin mag-heavy, magbaburnout set kami. Or drop set, depende sa feeling. Then, maglalarat curl kami. So, ngayon yung heavy days namin dahil nga nagpe-prep kami for tournament. Iba siya, arm wrestler ka. Oo, hindi kami bodybuilder. Yun yung pinaka-ano natin, excuse. Four lang bro, kaya. Four. Tas! Kaya. Tas! Sabi natin sa kanila na tayo magja-champion. Okay. Ikaw sa middle, ako sa heavy. De, para ano yun, ang purpose nun? Para pag di tayo nag-champion, mapapahiya tayo. Oo nga. Kumbaga, lalagyan natin ng pressure yung sarili natin. So ngayon, naririnig nyo na yun yung goal namin. Kumbaga yung pressure sa atin yun na para, I mean, bibigyan natin yung best natin para mag-champ. So pag di kami nag-champion, i-bash nyo kami ha. De, kasi maganda rin yun na pag... Makakamotivate.
motivate. At the same time, kasi kunyari, sinabi lang natin, hindi, for experience lang. Parang play safe yun sa atin eh. Oo. At saka maganda doon, yung pain. Pag nanalo ka, hindi mo ma-achieve yung pain guys eh. Kasi asarap sa feeling doon eh. Ang maganda doon, yun yung pain kasi pag natalo ka, yun yung magbibigay sa'yo ng drive for the next tournament na eto kukunin ko naman to. At oo, least, kasi non-stop, diba? Last tournament ko, open tournament yun. Puro. Oh, diba? Bago siya mag-amateur, ito yung kasali niyang amateur, pero bago yun, nag-open tournament. Nag-open tournament na ako agad. One month pa lang ako sa wrestling nun. Hindi ka man nakakuha ng place nun, oo, pero yung mentality ay importante dito. Pinasok mo yung ganung, kung pinasok yung league na, elite league na hindi ka pa elite. Pagka first tournament na yun, dagdag na tayo bro. Kasi yun guys, importante dyan yung mentality. Kasi hindi naman yung result ang magbibigay sa inyo nung, hindi yung pagiging dahilan kung makukonsider mo yung sarili mas malakas. Kumbaga, mentality talaga yan. Kahit matalo ka, okay lang yun kasi may mga next tournament pa naman eh. So, yun. Yun yung goal namin kayo. Wala kaming ibang goal, wala kaming ibang third, hindi kami mag-third. Hindi rin kami mag-second. Ang goal namin is champion talaga. Ay, yun ah, baka ibisipin nyo nagyayabang kami. Pag sinabi namin, ito tatalunin ko, yun yung pagyayabang. Pero yung mga ganito, yun, binibuild mo lang yung sarili mo. So, maganda ma-adapt nyo rin yun. Ito, parang ito, posibleng hindi ko ito mabuhat. Pero, pag di ko ito nabuhat tonight, may mga ibang araw pa naman para buhatin ko to. So yun na, importante lang yung ano. Hindi na try nyo yung mga hindi nyo pa nagagawa. Or willing ka mag-try ng mga difficult things. Kaya pa. Kaya ko rin. Kaya ko, nabuhay bigay. Proceed tayo sa drop sets. Sabi namin, hindi kami masyado mag-heavy. Pero heavy na para sa amin yun. Heavy na para sa amin yun. Patig ka na lang yun, 40kg. Patig kasi kami sa ano. Hindi na ako nakapag-right guys, kung makikita nyo. Puro left na lang yun. Dahil nga, kakagaling ko lang ng sparring. So, fatig pa talaga yung arms ko. So, babawi kami ngayon sa hand control. So, next natin bro. Mag-cupping tayo to. Siyempre nakita nyo na to. Then, dalawang workout para dito. So, rising tsaka pronation. So, more on over the top na. Para sa hand control.
So sa amin kasi technique namin ano, mas matimbang yung training namin sa kamay more than sa arms. Kasi nagsisimula ang arm wrestling sa kamay talaga. Pag nanalo ka sa kamay, hindi ka na masyado gagamit ng arm strength. So yun. Singit ko lang din sa tips guys, kadalas na nakikita ko, humihila muna. Pag hindi na sa akin na cup, practice nyo cup muna habang dumadrag. So, parang one movement siya, drag tsaka cup. So hindi ka pwede mag-drag hanggang hindi mo naka-cup. So makakapag-back pressure ka lang pag naka-cup mo na. Tapos na namin mag-workout. Actually, nag-rising kami. Yung last workout namin yung rising. Pero, namin ang kuha. Baduy na kasi sobrang gaan lang. Kumbaga parang finisher lang namin siya. So, 5 sets of 20 reps. So, parang total of 100. Burnout lang, hindi ganun kabigat. And, yun. Nagsimula kami sa workout ng curl. Barbell curl. Tapos yun. Doon kami nag-heavy sa barbell curl. Tapos nag-drop set din kami. Kaya medyo na-fatigue yung arms namin para dun sa heavy. Pero, na-manage pa rin ni Renz mag-heavy. Ako hindi na ako naka-heavy. At walang kakain. Oo, hindi pa nga nakakain to eh. So, after namin mag-arm workout, nag-proceed na kami sa specific training ng arm wrestling, which is yung sa cupping. So, sa cupping, nag-try lang din kami mag-heavy, progressive overload, tapos high angle. Then, dahil high angle kami sa cupping, low angle naman kami sa pronation, okay? So, from cupping to pronation, and then rising. So, yun lang. Basic workouts lang. Hindi kami nag-try ng mga kung ano-ano man, pero tinry namin mag-heavy as possible. Pero hindi kami nag-achieve ng PR since nga hindi kami condition. Ako galing sa sparring siya naman, galing sa work, wala pang kain. Wala pang kain, wala pang trabaho. Oo. Pero yun, solid naman overall. Medyo nangingilo nga kami ngayon eh. At yun, hindi kami masyadong makaka... Ay, siguro after nito, konting workout na lang din gagawin namin this week. Dahil nga, abangan nyo, magda-dioceres kami sa Makati, no? Kasama naman doon yung Taguig Pullers. Carmona, Cavite Arm Fighters, Rizal. Hindi kami sure kung lahat sila makakasama, pero yun yung balita namin. So, magandang content yun kung matuloy dahil marami tayo. So, kita-kita lang tayo sa susunod. Ingat kayo palagi. God bless. Let's go.